Magandang hapon sa inyo mga kasakalam. Ngayong araw na ito ay magbibigay tayo ng magandang impormasyon para sa ating mga motorista na dumaraan dito sa kahabaan ng Quezon City at ng Delta papuntang Commonwealth. Kung mapapansin nyo sa aking likuran ay may nakasulat na motorsiklo at siya ay naka limbag ng malaki at may bilog. Yan ay pinararating na yung linya na yan ay eksklusibo lamang para sa mga motorista o single motor. Pero nakikita nyo naman, dinaraanan din ng mga four wheels at ng mga transportation na vehicle. Yan ay isa dahil sa kakulangan ng disiplina at impormasyon na ating nalalaman dito sa ating pagmamaneho o pagdaan dito sa kalsada. Ngayong araw na ito, ihatid po ng inyong lingkod, mga kasakalam, na itong mga guhit nito ay malaking tulong o malaking bagay para sa mga motorista na malaman kung ano bang mga ibig sabihin nito. Kaya tara na, alamin natin kung ano itong mga guhit nito, mga kasakalam. Ang unang natin tatalakayin ngayon ay ang guhit na ito. Itong guhit na ito, ang puting linya na makikita nyo sa kalsada at yun, verde, at ang dalawang linya na magkadikit na mayroong pahalang na guhit. Ano ba ibig sabihin yan? Tara, alamin natin mga kasakalam. Ano ba ibig sabihin yan? Yan dire-diretsong guhit na yan na kulay puti na makikita nyo sa kalsada. Ang ibig sabihin niyan ay ang diretsong puting guhit ay ang pagtitiwalay ng pedestrian sa pampublikong mga sasakyan o mga private vehicles na dumaraan sa kalsada. At kung mapapansin niyo, meron din doon logo ng bisikleta. Ang ibig sabihin naman yan ay ang mga bisikleta lamang ang pwede dyan. Tara, lapitan natin. Ayan. Yan, eksklusibo para sa bike lane, mga kasakalam. Bawal dyan ang motor, bawal dyan ang four wheels, bawal dyan ang transportation na sasakyan. At yan, oh, makikita nyo, di ba? Para lang yan sa mga scooter vehicle, electric vehicle at mga bisikleta na pumapagtas sa kabahan ng Quezon City. At kung mapapansin nyo naman doon sa dulo, may nakasulat na malaking logo na motorsiklo na may malaking bilog. Ang ibig sabihin namin niya, ang ibig naman sabihin niya, eksklusibo lang yan para sa mga motorsiklo, mga kasama. May separation na kulay yan, kulay blue. Bakit? Kaya nga siya kulay blue, para lang ang mga motor o mga motorsiklo lamang ang dumaraan dyan na dapat mag-stay sa linya na yan. Bakit putol-putol ang linya? Ang tawag dyan is broken lane. Pwedeng kumaliwa, kumana ng mga motorsiklo na dumaraan dyan. At yan ay bawal daanan ng mga four wheels, mga kasakalam. At kung mapapansin nyo naman, ang dalawang guhit na mayroong mga nakapahalang na guhit, ang tawag dyan ay separation of two direction line. Yung nakatumba na guhit. Kung makikita nyo, para siya nakatumba. Ibig sabihin yan, pinaghihiwalay ang daanan ng mga four wheels vehicles at mga motorcycle lane sa mga bisikleta. Kaya dinidivide niya ang kalsada sa kukulang daanan ng mga dumaraan dito ng mga sasakyan, bisikleta man, motorsiklo, four wheels. At yung green na nakikita nyo, ibig sabihin yan, yan ang barikada na bawal talagang dumaan ang mga motorsiklo, four wheels, kahit anong four wheels dyan sa kabilang linya, dito yan sa bike lane. At bakit putol-putol yung ibang linya na white lane
o broken lane na makikita nyo sa kalsada. Ang ibig sabihin niyan, maingat na pwede kayong magkaliwa, magkanan o pumasok sa intersection o kumanan sa isang lugar na yung papasukan, malayang-malaya po kayo niyang kumaliwat kanan. At yun lang nga po mga kababayan o mga kasakalam, ang mga impormasyon na dapat nating malaman, ano ba ibig sabihin ng mga linya na ating nakikita dito sa kalsada. Kaya mula rito sa Quezon City, ako po si Black Moto nang sasabing ingat lagi sa kalsada at magbaon ng maraming pasensya upang iwas sa aksidente at mga away o alitan sa kalsada. Kaya sana supportahan niyo po ako sa pagbibigay ng magandang impormasyon sa ating mga motorista. Salamat po.